Importante na piliin po natin yung mga taong sinasamahan natin. Mga taong sinasamahan kasi natin, mga kapatid, is affecting our behavior and character whether we recognize it or not. If you hang with them long enough, you will start to say what they say and you will start to do what they do. Kahit ayaw mo man, magiging kamukha mo sila. Sabi nga ng lumang kasabihan, kung lagi mong kasama ay siyam na tamad na kaibigan, ikaw yung magiging pangsampu. Because kung sino yung lagi mong kasama, most likely, yun ay magiging ikaw. Ang sabi ng scripture sa Proverbs, ang mga righteous people, pinipili nila yung mga magiging kaibigan nila. Ang hirap po kasing mamuhay ng tama kapag nasa maling kaibigan. It's hard, if not impossible, to live a right life if you have wrong friends. Ang sabi ng scripture, bad company corrupts good character. Before we enter into a relationship, we, as a Christian, should set boundaries. Or else, they will set boundaries for us. Habang si Pablo ay nangunguhan ng mga panggatong na ilalagay niya dun sa bonfire, sabi niya, hindi niya namalaya na meron palang viper na kasama dun sa mga kahoy at nakagat siya nung ahas. Pero very interesting dun sa Acts 28, nung si Pablo ay nakagat ng ahas, ang ginawa ng mga taga-Malta, tinitigan lang siya. At sabi nila, hala, kinagat ng ahas. Mamamatay tao siguro yan. So, ibig sabihin, dahil si Pablo ay nakagat ng ahas, ang kanilang conclusion ay, kaya to nakagat ng ahas kasi mamamatay tao. Now, honestly, hindi ko alam kung anong libro ang nabasa nila at anong website ang nabuksan nila, anong post ang nabasa nila para makonclude nila na kapag kinagat ka ng ahas, mamamatay tao ka na. Saan libro natin nabasa na kapag ikaw kinagat ng ahas, mamamatay tao ka na? So, ibig sabihin, nakagat na nga ako ng ahas, ako pa yung mamamatay tao ngayon. Something is interesting. Kasi, alam niyo, na-realize ko lang, mga kapatid, some people in our life will make conclusion of who we are based on our condition. Ah, siguro magnanakaw to. Siguro mamamatay tao to. Kasi sabi nila, biruin mo ha, nakaligtas siya sa pagkalunod, pero hinabol pa rin siya ng malas. Biruin mo, yung ahas, magka-rhyme yun. Ahas, malas. Biruhin mo yung ahas, kinagat pa rin siya. Nako, sigurado pinaparusahan ng Diyos yan. Kaya yung kinagat ng ahas. Because for some people, ang calamity is a proof that you did something evil. But let me tell you one thing, this is profound. This is profound, listen to me. What you are going through does not reflect who you are. Hindi porke natanggal ka sa trabaho, ibig sabihin tamad ka na. Hindi porke hindi ka na-graduate, ibig sabihin tamad ka na. Where you are does not reflect who you are. I'm a single mom, but it doesn't mean that I am the woman that you think I am. May record man ako, pero hindi ibig sabihin nun na criminal ako. My resume is not who I am. Hindi porke ito ang nababasa mo at ito ang condition ko, hindi porke naghihirap ako, ay may ginawa akong something na mali. Sometimes God allows these situations to teach me something, to grow me and mature me, but it doesn't reflect my identity. My identity is not attached to my condition. Ito actually ang istorya ni Job sa Bible, kasi si Job, mga kapatid, kung kilala niyo siya, nagkaroon siya ng matinding pagsubok sa buhay. Yung 10 anak niya, lahat namatay in one day. Yung lahat ng kanyang yaman, is one of the richest person in Israel at that time, lahat ng kanyang yaman nawala. And even worse, yung kanyang physical na condition, nagkaroon siya ng matinding incurable disease, ketong. Incurable at that time. Ang masaklap dito, mga kapatid, meron siyang tatlong kaibigan, imbis na i-support, imbis na i-comfort, nag-jump sila sa conclusion na ang source ng suffering ni Job ay yung kanyang wickedness. Na ang Diyos ang nag-send ng calamity, na ang Diyos ang nag-send ng tragedy sa kanya. You don't need Eliphaz, you don't need Bildad, and you don't need Zophar, yung tatlong kaibigan ni Job sa iyong buhay. Na kapag ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, imbis na i-comfort ka, imbis na i-encourage ka, i-condemn ka pa at i-discourage ka pa. You don't need these people. What you need is yung pang-apat na kaibigan ni Job. Alam niyo pangalan ng pang-apat na kaibigan ni Job? Si Elihu. Elihu. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng Elihu. Kasi habang yung tatlong kaibigan ni Job ay kinocondemn si Job, habang yung tatlong kaibigan ni Job dinidiscourage si Job, si Elihu ang sabi niya, it's not about what Job has done.
It's all about what God is up to. Ibig sabihin, para kay Elihu, may purpose ang Diyos kung bakit pinagdadaanan ni Job ang kanyang pinagdadaanan. Ito yung mga klase ng kaibigan na kailangan natin sa ating buhay. Hindi katulad ni Bildad, ni Eliphaz, at ni Sofar, kundi mga kaibigan na katulad ni Elihu.